Payment for inclusion fee, hirap na hirap ako. I-advocate sa mga tao na kailangan natin magbayad, kailangan natin ng ganito, ganyan. So, ibig sabihin, sa umpisa, hindi ko naumpisa na ito may bayad. Kasi kung may bayad, tuloy-tuloy na yun. So, yung mga iba, umalis, yung nakaintindi naman, nanakili sila doon. So, isa ito sa problema natin. Darating yung panahon na kailangan natin yung pera, wala tayong mapagkunan, pero pwede pala na ang mga bata magbayad, pero hindi natin naumpisahan, kaya problema ito. So, sa umpisa pa lang, kinakailangan, kung pwede lang, sabihin natin sa mga parents na ito, may mga ustad tayo, may mga teacher tayo na kailangan swertuhan. So, hindi naman kami nag-ingi sa'yo, pero ito yung tuition fee na mabayaran natin. So, pagkatapos noon, pupunta na kayo sa tinatawag na organizing the madrasa classes. Baga, mayroon ng in-rules. So, paano naman natin ma-organize yung classes natin? Organizing is a careful planning and process of putting the plan to action. In this case, preparing a class or more for the teaching and learning of Islamic subject. Nandiyan na yung madrasa mo, nandiyan na yung mga potential na enrollees, mag-enroll sa'yo. So, paano mo naman isi-set up yung classroom mo? So, isa ito sa pinakailangan, ikonsulta natin yung mga nakakalam. Kasi, ngayon, kung pupunta natin yung mga schools, yung mga public schools, private schools, pumunta ka sa classroom, mashallah, yung bata ma-encourage. Bakit? Kasi maraming yung pag-set up ng classroom, okay. Very conducive siya sa learning. Ibig sabihin, nandoon yung pag nandoon mo sa lugar is, ang maisip mo lang, paano matuto? Paano matuto? Paano mag-study? Eh, yung madrasa natin, very plain, mainit. So, kailangan natin i-set up ng maayos. Meron akong kaibigan na sabi niya, tama yung sinasabi mo, Ustad. Kailangan i-upgrade natin yung facilities natin. Gumawa siya ng lamisa at saka bangko. Dinisign niya ng maayos. Sabi ko sa inyo, nung makita ng parents, sabi niya, ito na yung madrasa. Okay ito, kung ganito ang madrasa, okay ako magbayad. Kasi maganda yung kanyang lamisa, maganda yung kanyang upuan. So, inshallah, magkano ang bayad? So, isa ito sa mga paraan para ma-attract natin yung mga parents. No? Katulad alimbawa na mag-negosyo ka, mag-arkila ka ng pwesto. Di ba, pagandahin mo yung pwesto mo. Lagyan mo ng ilaw, pinturahan mo, ganito, ganito. Para ma-attract mo yung mga tao magbili kung ano yung kanila. And Monday to Friday, nandun siya sa school, napakaganda ng eskwela niya. Saturday, pupunta siya sa madrasa na hindi maganda. So sabi niya, tinatamad ako, ama. Ina, ayaw ko na. Ayaw ng madrasa. So, isa ito sa tinatamad na. So, sino yung, ano yung mga dapat na tingnan natin sa pag-set up ng ating mga classroom. Ang prosesong ito ay kailangan ma-involve itong tinatawag na physical preparation. Involves the identification of a conducive and a child-friendly rooms. Ibig sabihin, yung mga bata, pasok nila sa classroom, mag-enjoy sila. Kasi ngayon, ang pagtuturo ngayon, hindi more on listening. No, maglalaro sa loob ng classroom. So, habang naglalaro sila, yung kanilang nilalaro is learning, part of their learning. Sa atin, ang side natin, pakikinig.
Noong 2011, isa ako sa nag-survey at sa madrasa in Region 12 and Region 11. So, marami akong napuntang madrasa. Kasama ko mga supervisor. Ang ano namin is yung class mentoring. Baga, obserba namin yung mga madrasa, yung mga ustads, kung paano nagtuturo. And then, pagkatapos ng ilang araw, kukwento namin sa kanila, ganito ka magturo. So, at the same time, ituturo mo sa kanila kung paano ituturo yung kape. Halimbawa, isang observation ko is, nandun ako sa classroom, pumasok yung ustad, na yung ustad, dala-dala niya yung kamalo niya. So, nagtuturo siya sa kabilang kamay, pero yung kanyang kamalo, nandito sa kabilang kamay. Anong reaksyon ng mga bata? Kasi tinitingnan ko lahat ng mga bata. Yung mga bata, takot na takot. Kasi inisip nila, pag hindi nila nasagot, yung pamalo niya, katama sa kanila. So after 3 days, sabi ko, Stas, pwede tayong mag-one-on-one. Sabi niya, oo. Kasi yun ang style ng class mentoring. So, sabi ko, yung first day natin, ito yung ginawa mo. Ito yung subject na tinuro mo. Ito yung time na pumasok pa. Ito yung reaction ng mga bata. Lahat-lahat. Hindi siya makano kasi nakadetalyado eh. So, wala siyang masabi. Sabi ko, sa kalagay mo, tama ba eh? Yung ginagawa mo. Siya mismo na-realize niya na hindi tama yung ginagawa niya. Sabi ko, ang focus natin is paano matuto yung bata. O paano matuto yung bata kasi dala-dala mo yung pangalit. Parang binibigyan mo sila ng warning. Once na hindi ka makasagot, bantay ka lang. Ha? So yun yung mga style na kinakailangan baguhin natin. So paano natin babaguhin ito? Sinasabi ko kanina, yung wisdom ngayon ay nasa depet. Kukunin natin yung wisdom kasi hindi layo sa kanila. Sa atin yun. Kaya lang pinadaano ng Allah. Bakit kinakailangan natin yung wisdom? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah. Sabi ng Allah, invite the people to the way of God with wisdom. So ano yung wisdom? Kasi itong napakagandang topic, inshallah, pwede sa mga ibang darating na. Kasi ito yung kulang sa atin. Wala tayong wisdom. Sabi ng Allah Ta'ala, may yu'tal hikma bakat utiya khair al-kathir. Ang sino mang bigyan ng wisdom, katotohanan, para siyang binigyan ng napakaraming mabuting bagay. Allahu Akbar. So ito yung problema. Identifying source of funds to help, support, and finance the operation of the madrasa. So, sa community natin, kailangan, yung sinasabi ko sa inyo, na yung madrasa huwag natin suluhin. Kahit may pera ka, huwag mong suluhin yung madrasa. Involve the stakeholders. Isama mo yung maraming tao. Kahit wala siyang anak na nag-aaral doon sa madrasa, isama mo siya. Gawin mo yung madrasa na parang yun yung pinaka-center ng community. Kahit na anong okasyon, doon natin gawin sa madrasa. Ha? Doon natin gawin sa madrasa. Kung mayroon kang kaibigan doon na may pera, tuwing program, imbitahin mo siya. Imbitahin mo siya. Kasi pag nakita niya yung madrasa, na umaandar, inshallah. Ako, itong sinasabi ko sa inyo based on my experience. Bakit? Nag-iisa ako sa Coronado City
wala kong affiliation sa mga grupo ng mga ulama sa lano, nag-isa ko. So, isa sa ginawa ko is yung mga kaibigan ko sa community. Hindi lang Maranao. Ultimo Banikis lang. Ustads, mag-sponsor ako ng isang bata. Ikaw, ilan? Kasi yun, pag may program sa madrasa, i-invitay ko sila, makita nila yung madrasa, yung ginagawa natin. Kailangan transparent tayo. Involve natin yung mga tao. Kung pwede pa, pati yung barangay kapitan, involve mo. Bakit? Kasi kailangan mo yung clearance niya. Kung sakaling may magbigay sa'yo ng duno, sabi niya, saan naka, saan ang location ng madrasa mo? Ah, dito sa barangay San Jose. Okay? Pwede kumuha ka ng certificate dun sa barangay mo. So, kailangan mo yung barangay. Ako, humingi ako ng buwangin sa barangay. Dito, kap, kailangan ko yung pan mo, yung isang loob na topsoil. Ano mo? Kasi may programa kami planting eh. So, kailangan ng mga bata yung soil, yung tinatanim. So, alhamdulillah, dumarating yung pan nila. Bakit? Kasi yung madrasa ko, open sa lahat. Lalo na sa Christian area, yung madrasa natin is sinasabi na mayroong tinuturo na iba. So, open yung madrasa ko. Maraming, nung umpisa, maraming pumunta sa akin na ang dahilan magpa-tutor ng Arabic, pero no, inaalam nila kung ano ang tinuturo sa madrasa. Okay. So, isa ito sa makasupport ng madrasa natin. Huwag natin suluhin yung madrasa natin. I-open natin yan sa publiko. Kailangan mag-identify ka ng mga possible na supporter sa madrasa. Kasi pag nakita nila may ginagawa ka, inshallah, hindi ka magkatroblema. Ako wala kong connection, hindi ako humingi ng tulong sa ano. Doon lang sa madrasa. At inshallah, napatakbo yung madrasa ko up to now. Wala akong nare-receive sa foreign country. Umaasa lang ako sa tuition ng mga bata at yung mga sponsor ko na sila din ang mga guest po pagdating ng mga program. Makita nila yung ginagawa, alhamdulillah, natutuwa sila. Preparing the class program and schedule. Dito tayo ngayon sa proseso ng classroom. Ano tayo ma-set up yung classroom natin. So, kailangan natin yung class program, schedule. Mahalaga ito. Sapagkat marami tayong subject size lang na dapat ituro sa mga bata. So, pag wala tayong class schedule, wala tayong class program, yung isang ustads, makonsumo niya lahat yung oras na isang ustads. Pangalawa, para yung mga ustad natin ma-aware sila na kailangan mag-report ako ganitong oras. Kasi sa totoo lang, ustad din ako, pero himbang sabi ko, ang isang orientation ko sa madrasa ko is kaulul haq. Kasi ito ang sifat ng mu'min. Sifat ng mu'min is kaulul haq. Magsalita ng totoo. Maging makatotohanan ka. Sinusunduan kita. Tapos, pag gusto ka magpasok, minsan ang last day sa last day, hindi pa dumating yung oras ng pag-uwi, mo na ka mauwi. Ustad na nagnakaw ka ng time sa umpisa, tapos hindi mo pati napos yung time mo, mag-uwi ka na. Ano klaseng mo? Samantalang yung mga teacher ko, sabi ko, tingnan mo, teacher natin. Maaga pa nandiyan ang flag ceremony. Oo, eh, pasad, wala singko. Pero tayo, ganito. So, mahalaga yung class schedule. Mahalaga yung class program na napaskin natin doon. Time. Lalo na yung mga ustads natin.
paitinat na nila sa kanila kung gaano kahalaga yung tao. Well, also, in the insan, it appears. Introducing the authorities and establishing rapport with Kuwait in the madrasa. Bigyan natin ng halaga yung mga ustads natin, yung mga asatids natin. Ipakita.